A few days later. Ito kami ngayon binalikan ni Bro Tata si Alma yung nabutan yang nagtapas ng tubo. Yan na mayroong surprise po, mayroong pong regalo sa kanya, grocery at bigas. Yan, saan pa pwede makadaan? Yan. Yan, salamat sa taga Negros Occidental. Negros Occidental, shout out po sa inyo. At dito po tayo dadaan. Medyo masikip yung daan. Dito po si Alma. Opo. Hello Alma, kumusta? Ito, okay lang. Anong ginagawa mo ngayon? Namaka. Nagpangka? Oh. Tubo? Namaka niya. Paka ng tubo? Oo. Oh. So kararating lang? Opo. Kararating mo lang. Wala akong kwento. Nagsaing ka? Oo. Oh. Yan, nagsaing na po si Alma. So, yan, ito po yung kwarto niya mga kablo. Dito lang po siya nakatira sa nanay niya. Ito mo yung kwarto po. Mayroon tayong surprise sa Alma. Congratulations, mayroon tayong biyaya ngayong araw. Galing po kay taga Negros Occidental po. Salamat. Ang nagbigay. Yan, mayroon tayong konting groceries. At saka bigas 25 kilos. Ito Alma. Yan, bigas 25 kilos. Yan, ito pala yung kwarto mo. Oo, yan yung kwarto. Pwede bang masilip? Sandali. Mara dyan yan yung kwarto. Kami lang tatlo, Dre. Kayo lang tatlo ng dalawang anak mo, no? Puro babae. Oo, puro sila babae. So, narala mo pa yung nakita kita, nadaanan kita doon sa may tubuhan. Pero namaka man ko. Nagpaka ka ngayon? Nagpaka ng tubo? Hindi ka namin nakita kasi tapos na dyan, di ba? Tapos na yung tubuhan. Tapos na nila. Nalaman ka dito mo ang asbang. Nandyan lang sa kabila. Kinilimhin sa may saging. Dyan lang. Namin kung pa kasi has the prince kasada. Namakara ko. Meron tayong kunting grocery, Alma. Buksan mo. Buksan mo. May ano yan. May biscuits yan. Salamat. Maraming salamat. Yan. Pasensya na kayo, ha? Yan lang po ang grocery natin. Okay lang. Maraming salamat. Saka meron tayong 25 kilos na bigas, no? Galing ko ito kay taga Negros Occidental po. Yung nagbigay nito, taga Negros Occidental. Maraming salamat sa inyo. Anong masasabi mo, Alma, sa ating biyaya ngayong araw? maraming salamat. Kasi binigyan ako ng grocery at bigas. Yun po si Alma. Sino pa pong hindi nakakita sa ating video nung nakaraan, siya po ay wala na pong asawa, hiwalay po. May dalawang anak po siya, puro babae po. Siya lang po ang buong buhay, yung hanap buhay niya po ay pagtapas ng tubo, saka pagpaka, no? Opo. Saka mayroon pa siyang sakit, mayroon pa siyang wheelchair. Yan yung dako. Yung sa kaliwang mata niya po ay medyo parang lumalaki po dahil po sa glitter. Yan, ito po yung kalagayan ni Alma dito. Kapakaliit lang po yung kwarto nila kasi lang po sila ng mag-ina dito. Ano bang ginagawa mo ngayon? Nagsayang ka, Alma? Yan, nagsayang po si Alma. Nakalakal naman. Oo. Kalungag na ka. So, pwede yan. Mayroon ka ng mayroon kang sardinas at saka noodles. Pwede mong maulam yan, no? Baon po nila. Baon nila? Tama. Oo. Nag-aaral na sila. Sino ba, pangalan yung panganay mo? Si Mia. Mia? Abigail. Abigail? Oo. Hi, Abigail. Hi. Si Juan, sino? Altia. Yung bunso? Altia? Altia. Altia? Altia. Hello, Altia. Hi. Nahiya si Altia. Yan po.
So bukas may klase sila, no? Face to face na ngayon. Okay na. Oh, so pang ano sila morning? Morning man lang hanggang untura. Oh, morning hanggang tanghali lang, no? Walang hapon, no? Walang hapon. Walang pasok sa hapon. Yan. So dito po nakatira si Ate Alma, mga kablo, sa bahay po ng nanay niya ito. Nakatira lang siya po. Sa ano lang, kwarto lang. So wala na bang balita yung asawa mo? Wala ka nang balita na bumalik dito? Ayaw niya pumunta dito. Ayaw niya? Sabi niya dito na lang ako. Nandito naman mga anak ko. Ah, ganun ba? Hindi siya nag-alala sa mga anak niya na mayroon siyang anak. Dalawa pa. Nag-aaral. Hindi ba siya nagpapadala ate? Nagpadala naman. Pero yun nga. Usa ka buwan. 500 ra para lang sa iya. 500 lang isang buwan? Para lang sa dalawang anak niya? Hindi sapat yan. Mili nga. Ang bigas nga, hindi sapat eh. So... mayroon bang trabaho? May balita ka ba nang mayroon siyang trabaho doon? Nasa trabaho, construction. Pero construction? Mga gini, lahubog ma. Lasinggiro, no? Lasinggiro. Sino bang pangalan ng asawa mo ulit? Nestor. Nestor? Nestor. Yan po si Ate Alma, siya lang po ang mabuhay sa anak niya kasi maliit lang po yung papadala ng asawa niya, 500 lang isang buwan. So hindi kasiya sa dalawang anak nila na nag-aaral pa. Kulang, no? Kulang dyan. Kaya nga, nag-ano ka ate, nagpupusigi ka sa buhay. Kahit trabaho ng panlalaki, pinapasok mo. Para sa mga anak mo. Para sa mga anak mo, no? May pagpapil, lapis. May pangbili ng papel, lapis. Saka may, para may pangbaho, no? Yun lang talaga. Kasi ate, kawawa, subo. So, hindi ka na masyadong mahihirapan at ya, mayroon ka ng konting groceries at saka mayroon kang bigas, no? So, hindi ka na makabili yung kita. Araw-araw, kahit kunti, maipon-ipon mo lang, no? So, bukas may trabaho ka bukas? Magpaka. Nagtapas ka pa rin? Wala na. Nagpaka na lang. Nagpaka na lang kasi yung tapas parang mabigat na trabaho yun, di ba? Trabaho ng lalaki yan. Trabaho ng lalaki. Lalo na pag magpasan ka pa, mabuti na hindi ka magpasan kasi delikado yung pag-akyat mo sa damyo, mahulog ka. Naranasan ko din yan. Ang hirap yan kapag nasa katubahan ka ba, asyenda, kay sobrang kapoy jud kayo, sobrang pagod. Kasi magtiis jud ka sa usanin mo ka kuan dapat maka pag naka 1,000 ka na paka or kuan okay na. Magkano bang 1,000 na paka? 100 ra. 100 oh. 100 ra ang. Mura lang no. Mura ra dyan. Ganun din sa ibang ano, masinda o ibang tubuhan. Minsan nga sa Utsinta lang. Yung pinupuntahan namin ni Bro Rene kanina doon sa Katubaon, ano din ang trabaho niya, nagtanim ng paka. 1,000 Utsinta lang daw. So, 1,000 lang yung kanang magtanim ng kan, magtanim ng paka o 80 lang sa kalibo. 80 lang. Pero kung magpaka kalisod man pang paka ka kalibo pang buhat, mukhang buhaton ba? Mamaka man kanya. Naranasan ko ding magpaka yung parang sanggot niya sa salo, yung pag ganun. Kasi lang pag niliamtik imong kamot, masugatan ka no. Yan ang napakahirap na trabaho dito sa bukit. Ramdam din namin, naranasan din namin yan. Yung high school pa ako, yung pagkarga ng paka, pagkarga, yung bukag yung basket, yung malaking basket. Ako wala naman ko na high school lang, ako nakatapos, sobrahan rajog ko. Ilang, ano ka lang sa parang natin? Hanggang grade 4 ako. Tapos, ha? Hanggang grade 4 hanggang grade 4 ka lang sa school. Tapos, wala ko, nangguna na ako sa katubahan, hilakila ko ang katubahan kay para lang makapalikumpan ba? Bugas. Tama ka lang nahan, para na yung baon. Daghan man sa mi.
nakain mi sa truck mga amag sayo kay sa puntag ni mata para lang magkangubra. Sauna. Ganun ba ate? So, sobrang mahirap ang buhay dito sa bukid. Lalo na mababa lang yung ano, inaralan ba? Hindi, wala tayong natapos. Ako din, high school lang ako. Hindi nga ako sanay mag, ano na, mag-Tagalog. Yung minsan pagbigkas sa Tagalog, mali-mali. Yung baloktot. So, ah, okay lang. Basta ma-ano lang, maintindihan lang, no? Sige ate, yan lang po ang maibibigay namin ngayon ha. Sa ngayon, kung sino pang may makakita na nais ding tumulong, PM lang po kayo rin ni Ossie sa ating mga viewers. So ate, maraming salamat talaga ha. Sa, maraming salamat din. So anong masasabi mo last ate sa ating masasabi ko lang maraming salamat dahil na tagahat na nabigyan ako ng bukas na ka grocery para sa mga anak. Para sa mga anak. Ating pasasalamat ya ate. May biyaya sa ngayon, may bigas at saka may konting groceries. Salamat. Laking maano niya, mag-save niya. Sige ate, bye-bye nate. Bye-bye. Ikaw. Bye-bye. Happy Jin. Yeah. Sige ate ha. Yan, nagkuloto si ate dito. Ate, pwede bang mabuksan? Ah, oh, yan mais, masarap ko. Yun din, nakusong mo na may mais. Lalo na pag may gulay ba? May gulay. Ito ang laki nito. Walang laman to. Walang laman. Sige na. Sige na. Sige na.